So, good morning sa inyo lahat. Jan, welcome sa aking YouTube channel. Guys, ngayon pupunta ako dun sa isang kaibigan ko. Dadalawin ko siya. Baka sakaling makapasok doon sa work niya. Ano lang guys, part-time job kasi may full-time job ako dito kasi yung bang mag-work ako ng ano lang, weekend, Sabado. Kasi wala naman akong ginagawa sa bahay. So, kaso naisip ko na puntahan ko siya mamaya. So, hindi ko alam kung nangangailangan sila. Pero, in case na hindi naman sila nangangailangan, okay lang. Sa akin naman, libangan lang yung guys. So, dahil pag ako guys nag-drive, nandito ko ngayon guys sa basement garage namin. So, pag ako nag-drive, kailangan ko ng salamin sa mata kasi nakalagay yan sa aking driving license dito na kailangan lagi kong suot ang aking salamin pag ako magda-drive guys. Automatic yun dito pag bago ka mag-start dito ng driving lesson or driving license, kailangan ipapa-check up yung mata mo dito sa doktor para malaman nila kung may diferensya ka sa mata or wala. So, pag mayroon kang diferensya sa mata, so, kailangan magsuot ka ng glass. Ayan. So, ngayon, guys, lalabas tayo, guys, dito ko. Ayan. So, kasi today is Sunday nga pala, guys. Sunday. Ngayon, at ako'y magandang araw kasi starting na dito ng summer. And so, ngayon, mag-drive tayo. Pero, ayan. Lalabas ako, guys, ng aking basement garage. Ang gusto ko lang dito sa bahay na to guys kasi kukunti lang ang tao, mga kotse dito sa basement garage namin. Yung iba kasing apartment, isang katerba ang kotse, tapos ang layo pa ng lalakarin mo. So ngayon guys, yung alaga kong pusa nasa loob ng bahay. Normally dapat sa labas siya kasi maganda ang weather, pero dahil nga meron na naman bagong pusa na sa kapitbahay ko ngayon. Ako, allergy ko na naman guys sa pollen allergy. Ngayon hindi ko siya pinalabas kasi ano, mag-aaway lang sila at nako, ayaw kong magasgasan na naman siya at magpunta ng doktor. Eh ang mahal ng doktor dito guys ng mga hayop. So, ang mga hayop pa naman dito guys, ang mga animal, ay wala silang insurance. So, pag dinala mo ang aso or ang pusa sa doktor, babayaran mo sila ng cash. So, kaya yung alaga ko, iniingatan ko yun masyado kasi ang mahal. Kaya last time na nagpa-doktor ako sa kanya is nagbayad ako na 160 euro. Sa injection at saka dahil excuse me, dahil nasugatan siya nung kaaway niya kaya namaga, ngayon pinadoktor ko siya, tinusukan siya ng antibiotic 2 beses, kaya ganun kamahal ang mga alaga dito. So ayan, nagdadrive ako ngayon guys. Pero guys, dahil nga naku, ang hirap dahil nga wala akong pera. I don't have money, so I will check to my bank if I can take out some 50 euros or 10 euros or 20 euros. Ganon kahirap ang inyong lola dito sa Germany, kaya huwag niyong isipin na mayaman kami dito pag nandito kami sa ibang bansa. Mahirap kami dito guys, isang kahit isang tuka, no job, no money. At pag wala kang pera dito guys, ay wala kang mahihiraman na pera.
So actually guys, pwede akong kumuha ng pera kahit saan bangko, pero pag kumuha ka sa ibang bangko, magbabayad ka ng ano ba tawag dito? Yung hindi tax guys, kundi magbabayad ka ng pag-book ng perang kinuha mo sa account mo, kasi ibang bangko siya kasi dito pag parehas kayo ng bangko yung kinuhanan mo ng pera, parehas ng bangko mong pangalan ng branch, wala kang babayaran. Pero pag kumuha ka sa ibang branch na bangko, ibang name na bangko, kagaya niyan, alimbawa BDO ako guys, tapos kumuha ako sa ibang bangko, yun, magbabayad ako doon guys. Kaya ang gagawin ko, titingnan natin, we will see if I can still get money to my account guys. So because I don't have money, no money for food for my cat. So guys, magdadrive tayo. Pagka ganito guys na maganda ang weather, ang dami mga nagbibisikleta dito. So I will go to my bank guys. So we will see kung makakakuha tayo ng pera. Charot. So dito, ito ang pinaka shortcut dito. So from my house going to the city guys, mga siguro mga 10 kilometer lang to ang layo. So mga 10 to 15 minutes driving lang to the guys. Kasi dito sa pagka mga ganitong ano, may mga speed limit dito, hindi ka pwedeng magpatakbo ng mabilis. Kasi bawat street dito guys, minsan dyan sa harapan na yan, mayroon dyan nakatayong camera, so hindi mo siya makikita. Ako, nakuhanan na ako last month ng camera guys. So nagbayad ako ng 25 euro. Over 7 kilometer lang ang over ko kasi nasa 30 zone yon. So naging ang takbo ko is 37. So nagsobra na 7 speed ko guys. So nagbayad ako ng 25 euro, ganun kamahal dito sa Germany. Kaya ngayon ingat ako kasi sabi nila mas maganda na yung magkuhanan ka ng camera yung sa mga alimbawa sa mga 100 kilometer. Pero pag 30 zone guys dito, nako, mahirap kasi tanggal ang lisensya mo dito. Pagka, kasi dito, pagka nakuha na ka ng camera guys, may mga point yon, no? Sa centralize. Ngayon, pag naabot mo yung point na yon, tatanggal, kukunin sa'yo yung lisensya mo. But pag dumating yung time na yun na nakuha ng ka ng lisensya, pwede kang mamili kung kailan mo isusurrender sa kanila yung driving license mo. Noon, alimbawa, magbabakasyon ka guys sa Philippines, so pwede mo doon i-surrender yung license mo for 1 month, depende kung ilan ang points mo. So ganun din kahaba ang suspended ng driving license mo. Alam niyo ba guys, minsan nakakalimutan ko na yung mga Tagalog ng ibang ano, no? Kaya dito sa Germany mahirap. Ang driving lesson din dito napakahirap. Ako guys, sabihin ko sa inyo sa totoo lang, bago ako nakapasa ng driving license dito sa Germany, one year kong inaral ang driving lesson dito. Ilang beses akong bumagsak. Bumagsak ako guys ng 3 beses dito kasi since na nag-starting ako ng driving license, wala akong kaalam-alam ng German. So ngayon, sabi ko, gusto ko yung teacher ko ay marunong mag-English. So ang hirap guys dito,
walang marunong mag-English. Bihira ka lang makatagpo ng German na marunong mag-English dito. Pero yung mga new generation na ngayon, marunong ni sila mag-English kasi inaaral na nila yan sa school nila. Pero before, wala. Kaya yung teacher ko sa driving school noon, wala talaga. Talagang zero. Zero siya sa English. Kaya tatlong beses akong bumagsak sa driving lesson. Pero yung theory ko, guys, is sandali lang yun kasi kumuha ako ng extra English na theory. Yung test, mga 10 minutes yun. Tapos ang question and answer, paano na aaralin mo, guys? Nung nag-ano ko ng driving license, 1,000 question ang aaralin mo doon. So sa 1,000 na yon, 30 lang ang ibibigay sa iyo sa teore. So sa teore na yon, sa 30 na yon, pag nagkamali ka ng 8 points, guy, pag nag-over ka ng 8 points, bagsak ka. So another payment na naman yon. Kasi ang every number sa 30 na ibibigay sa iyo, minsan may point na 5, tapos 3, minsan nga 10. So ako naman, perfect ako doon, wala akong mali doon. 10 minutes ako ang pinakaunang estudyante nakatapos ng theory, guys, hindi sa pagyayabang. Kaya nagulat yung professor doon sa theory na kinuhaan ko. Sabi niya, tapos ka na? Sabi ko, oo, tapos yun. So perfect ako doon, 10 minutes lang dahil yung theory ko. Pero nagbayad ako ng extra noon ng something 300 mark kasi 300 mark pa yung before, guys. So guys, malapit na ako dito sa aking bangko. So eto ngayon ang pinaka dito, guys. Ayan ang mga train, nakikita nyo yung mga train na yan, guys. Yung mga train na yan, I don't know, I don't have experience to ride in train here in Germany. So I want to try once, but I don't know. So ayan, guys. So ito yung mga iyan, guys, yung Pilipina dito na restaurant. So ayan siya. Open na yata siya, pero hindi ako pumupunta dyan kasi marami dyan na. So ayan. So guys, pass out in. See you later ulit tayo, guys, ha. So guys, I'm back again. So ngayon, guys, galing ako ng bangko ko, at least nakakuha ako, guys, ng kahit na magkano. So kasi ayan, tingnan natin. So ngayon, guys, punta na ako sa friend ko kasi, guys, normally hindi ko naman kailangan ng pera papunta sa friend ko, guy. Normally hindi ko naman yung kailangan. Na for sure lang na at least kahit man lang 5 euro meron ako sa wallet ko. Sabi ko nga, guys, sa Pinas, sa anak ko. Sabi ko, wala akong kapera-pera sa Germany kasi naubos na yung papadala ko sa kanila dahil nagbayad kasi ko, guys, ng tuition for the school kasi apat niya ang pinag-aaral ko. So, kumbaga talagang na-zero balance yung aking account. So, ngayon, guys, punta ako doon. So, sabi ng anak ko, guys, Ma, kung wala kang pera dyan, sabi niya, padalan ka na lang namin kasi kawawa ka naman dyan. Sabi ko, hindi na. Sabi ko, as long as mayroon naman akong food sa bahay, walang problema. Tapos, my car is gasoline, so I can go to work every day, guys. So, that's life. So, ngayon, maghahanap tayo ng part-time job ng Saturday. Hopefully, makakita ko. Sana nga. Kasi guys, dati, nagpa-part-time job ako dito sa Germany every weekend sa casino. Kaso guys, 3 years ako doon nagtrabaho. So, kumbaga parang napagod na ako kasi nag-ano ko doon, guys. Umalis ako doon kasi
Maliit lang yung guys, hindi yung ano talaga na casino na yung may mga baraha. Yun lang mga slot machine yun. Kasi dito sa lugar ko, marami niyan dito. So, try ko uli na mag-apply kung tatanggapin uli. So, we will see. So, driving tayo ngayon, guys. Happy Sunday po sa inyo lahat. So, hirap, boring. Boring, boring, boring. Life is boring in Germany. Kaya, I will go back to Germany. Pag nag-pension na ako, uwi na ako, guys. Para doon na mag-forget. Kasi wala akong partner dito sa Germany. So, what shall I do here in Germany when I'm already in rente? I don't have partner in life here. So, kaya yan. So, guys, see you later. See you only later, guys. At ako, I need to concentrate for driving. So, see you later again. So, guys, balik tayo sa kanina, guys. So, nandito na ako sa bahay. So, diba, nag-apply ako, pero wala nga yung may-ari doon. Kaya, eto, sabi, bumalik na lang daw ako sa kanila. Tapos, o kaya, nag-iwan ako ng cellphone number doon para in case tawagan nila ako pagkailangan nila ng part-time job. So, guys, ngayon, andito na ako sa bahay at magpapahinga na dahil bukas work na naman. And thank you for watching, guys. Bye-bye. And don't forget to like and subscribe. And if you want my video, or if you are enjoying my video, please don't forget to press the bell, guys, para ma-notify kayo pag mayroon ako bagong upload. So, okay, that's all for today, guys. Thank you for watching. Bye.